Aline, kumusta ang unang sesyon ng Senado? Marami bang senador ang umaten? Yes, Floor, naging maayos naman na yung pagbubukas ng unang sesyon ng Senado para yan sa pagbubukas ng second regular session ng 18th Congress. Kanina yan, alas 10 ng umaga. Floor, 17 senador ang pisikal na dumalo sa sesyon habang 6 naman ang nakamonitor via video teleconferencing. Bilang pagsunod sa physical distancing at iba pang health protocols, may mga acrylic divider na inilagay sa mga lamesa ng bawat senador at naka-face mask din ang mga senador. Hindi gaya ng nakasanayan tuwing pagbubukas ng sesyon kung saan may mga guest na imbitado, ngayon Floor, limitado lamang ang mga tao sa loob ng plenary hall. Sa kanyang talumpati, nangako si Senate President Vicente Soto III na katuwang ng sambayan ng Pilipino ang Senado sa paglaban sa kasalukuyang krisis. Ayon kay Soto, kanilang pagtutuunan ng pansin ang paggawa ng mga panukalang batas para sa pagtugon ng bansa sa COVID-19. Kabilang narito ang pagpapabuti sa digital landscape ng bansa para sa new normal, ang distance learning para sa mga mag-aaral sa gitna ng pandemya, pagpapabuti sa public transport system, paghikayat sa mga bagong negosyo at pagsuporta sa sining. Ayon naman kay Senate Majority Leader Miguel Zubiri, kanilang ipapasa bukas ang Bayanihan to Recover as One Act o mas kilala bilang Bayanihan 2 na layo mabigyan muli ang Pangulo ng kapangyarihan na mag-realign ng pondo at maglaan ng 140 billion pesos para sa COVID-19 response. Kanina, ipinasa na rin ng Senado ang resolusyon na nagsasabing handa na ang Senado para sa isang joint session kasama ang Kamara upang pakinggan ang 5th taunang ulat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa taong bayan. Mamaya, Floor, ay 8 senador ang pupunta sa batasang pambansa upang personal na pakinggan ang ulat ng Pangulo. Sina Senate President Soto, Senate Majority Leader Zubiri, Senators Francis Tolentino, Ronald De La Rosa, Christopher Bongo, Shirley Gatcherian, Pia Cayetano at Bong Revilla na unang nagpahayag ng intensyon noon na pupunta ng batasang pambansa. Kaya Senator Patty De Lacso, ngunit nag-withdraw ito kalaunan. Isa ang pinakanais ng mga senador na marinig sa 5th taunang ulat ni Pangulong Duterte. Ito ang plano ng gobyerno sa pagtugon at pagbangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Floor, maipakita lamang natin ano, nandito tayo sa may bungad ng Jokno Boulevard, dito yan sa Pasay City. Narito lamang tayo, Floor, dahil hanggang dito na lamang pinayagan ng media. Dahil katulad doon sa setup sa batasang pambansa, ay bawal pumasok ang mga miyembro ng media sa loob ng Senado. Kung makikita nyo sa aking likuran na, Floor, may police checkpoint dyan kung saan pinapara talaga noong mga polis yung pumapasok na sasakyan papunta doon sa GSI compound dahil tanging mga senador lamang at kanilang mga authorized na staff ang papayagang makapasok sa Senado. Atin muna ang latest mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Harlene Delgado.